Sa mundong puno ng pagsubok at pighati, palaging may isang tao na nagiging dahilan para patuloy tayong magpakatatag. Pero lahat ay may limitations at katapusan, pati na rin ang oras na pwede natin silang makasama. Kaya dapat na sulitin natin ang bawat oras na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Dear Papa Dudot, may mga relasyon na sobrang tagal na. Minsan ay pinapalamig na lang ng panahon. Hanggang sa unti-unting hindi nyo na halos maramdaman ang unang dahilan kung bakit nagsimula ang relasyon ninyo. At tanging panghihinayang na lamang ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang lahat sa pagitan ninyong dalawa. Panghihinayang at responsibilidad na lamang ang tanging kinakapitan para pareho kayong hindi bumitaw sa lumalabo na relasyon. Hi Papa Dudut, ako nga pala si Manuela, isang online seller ng pabango. 32 years old na ako at nakatira dito sa Marikina. Papa Dudut, first boyfriend ko ang asawa kong si Joe. Pakiramdam ko nga ay siya talaga ang soulmate ko. Pareho kasi kami ng zodiac sign at magkasunod ang araw ng birthday namin. Tapos ay marami ang nagsasabi na magkahawig na raw kaming dalawa. Noon pa man ay naririnig ko na yon na kapag magkamukha raw ang magkarelasyon, sila rin daw ang nagkakatuluyan. At yun nga ang nangyari sa aming dalawa ni Joe, Papa Dudut. 3 buwan na lamang pala magbe-birthday na rin tayong dalawa. Sakto pa na yung due date ko halos. Nakadikit lang din sa birthday natin. Wika ko nang magkasama kami na nagme-merienda ng asawa kong si Joe. At kapag nagkataon na nanganak ka sa birthday mo o birthday ko, makakatipid tayo ng pagsiselebrate ng birthday nating 3, nakangiting sabi niya. Maganda yung naisip mo, Mine. Makakatipid talaga tayo kasi isang celebration na lang ang gagawin natin. Natatawang pagsang-ayon ko naman. O hindi ba natuwa ka rin? Nakaka-excite kayang isipin na 3 tayong sabay-sabay na nagsa-celebrate ng mga birthday natin. Kaya sana talaga yung mga anak na mamaya, pagbibiro ng asawa ko. Uy grabe, 3 buwan pa man. Masyado ka naman nagmamadali. Natatawang paghampas ko sa kanya. Siyempre joke lang yun. Excited lang talaga ako maging tatay kahit na noong una pa lang. Sobrang kinakabahan talaga ako nang sabihin ko na buntis ka. Baka kasi hindi ko maibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo at ng magiging anak natin, wika ni Joe. Bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Alam mo, Mine, mula noon hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan na ikaw yung pinili kong mahalin. Lalo na dito sa pinagbubuntis ko. Kasi sigurado ako na hindi mo kami pababayaan ang magiging anak natin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Basta tutuparin ko yung pangako ko na pagbubutihan ko sa trabaho para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng baby natin. Hi, kainin na nga natin tong buko pa yung dala ko at baka maiyak na ako sa pag-uusap nating to eh. Nakangiting anyaya niya sa akin. Papa Dudut, nasa second year college ako at third year naman si Joe nang mabuntis niya ako. Pero hindi siya nagdalawang isip na panagutan ako noon. Dahil nasa tamang edad na rin kaming dalawa ay nagkasundo ang mga magulang namin, pareho na ipakasal na kami sa isa't isa na hindi namin tinutulan pa. Pareho rin may kaya ang pamilya namin, gusto sana nilang magpatuloy muna sa pag-aaral si Joe. Pero siya na rin po ang nagdesisyon na huminto na lamang para magtrabaho. Kinuha naman kami ng malilipatang bahay ni na daddy na mura lang ang upa. At binigyan nila ako ng puhunan para makapagsimula ng online business ko na pabango. Si Joe naman ay nakapasok din kaagad ng trabaho sa isang insurance company. Naging maayos ang unang mga buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Kahit nakabukod na kaming dalawa, sa mga magulang namin, inaalalayan pa rin nila kami. Kaya hindi kami ganong nahihirapan sa buhay. Hanggang sa maipanganak na nga namin ang anak ko sa mismong kaarawan ko. Iba pala talaga kapag may anak ka na, Papa Dudut. Kasi parang doon pa lang talaga nag-uumpisa na naramdaman namin ni Joe na kailangan na naming maging
totoong responsable sa mga bawat kilos namin. Nung umpisa ay magaan pa kahit papaano ang lahat sa aming tatlo ni Joe at nang anak naming si Maricel. Kaya lang habang lumalaki si Maricel at lumalaki din ang mga gastusin, doon na nga nag-umpisa ang mga pagtatalo namin ng asawa ko. Tungkol sa mga gastusin, gawaing bahay, oras para kay Maricel at kung ano-ano pang bagay na minsan ay parang wala na masyadong sense na pagtalunan pa, Papa Dudut. I love you, Mommy, Daddy. Salamat po sa mga gift ninyo sa akin ngayong birthday ko. Payakap nga po sa inyo. Malambing na wika ni Maricel. Kasunod ang pagyakap niya sa amin ni Joe. We love you din, Maricel. Tugon namin sa kanya. Kakatapos lang namin na mag-celebrate ng birthday naming tatlo at nagpaalam na noon si Maricel na magpapalit ng damit niya sa kwarto. Mabuti naman at umabot ka pa sa birthday celebration ng anak natin. Inis na wika ko kay Joe habang nagliligpit ng mga kalat sa kusina. Akala ko ba tapos tayo sa topic na yan? Nag-sorry lang ako kanina, hindi ba? Hindi ko naman ginusto na medyo gabihin ang uwi, ang sabi pa ni Joe. Anong medyo gabihin? Alam mo ba kung anong oras ka na naka-uwi dito sa bahay natin? Halos mag-aalas 9 na. Gusto ko na ngang mauna kaming kumain ni Maricel para hindi siya mapuyat. Pero nakiusap lang siya na hintayin ka para sabay-sabay tayong umihip dyan sa kandila na nasa birthday cake na yan. Inis pa na turan ko. Pero nagpaliwanag na nga ako kung bakit late na ako nakauwi. Masyadong mababa ang benta ng team namin kaya pare-pareho kaming kailangan na mag-overtime. Paliwanag naman ni Joe. Overtime, overtime. Wala na ako ibang narinig mula sa iyo kundi ang lecheng overtime mo. Panunumbat ko sa kanya. Doon na kami nagsimulang magtalo hanggang sa hindi namin napansin na napapalakas na ang boses naming dalawa. Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Galit po ba kayo na hinintay natin kumain si Daddy? Naiiyak na tanong ni Maricel nang malingunan namin siya ni Joe. Siyempre hindi. Masaya nga ako na sabay-sabay tayong nakapag-blow ng birthday candle na lagi nating ginagawa. Kagad namang sagot ko. Maricel, hindi talaga kami nag-aaway ng mami mo. May pinagkatalunan lang kami pero maliit na bagay lang yon. Bakit pala hindi ka pa nagpapalit ang damit mo? Tanong naman ni Joe. Hindi ko po kasi makita yung paborito kong pantulog. Tugon naman ni Maricel. O sige, ako na maghahanap noon. Halika na. Bumalik ka tayo sa kwarto mo. Wika ko. Papadudot mo lang nga nang ma-promote sa trabaho si Joe ay nabawasan talaga ang oras niya para sa amin ni Maricel. Palagi siyang naka-overtime at nakikipag-unahan na makakota sa iba't ibang supervisor ng opisina nila. Gusto niya kasing magpakitang gila sa ibang boss nila at ipakita na deserve niya ang promotion na natatanggap niya. Ayun nga lang ay kami naman ni Maricel ang naapektuhan ng dahil doon. Dahil maraming bagay na siyang nakakalimutan na tungkol sa aming dalawa. Hindi rin naman siya nakakasabay kumain ng hapunan at hindi na kami nakapamamasyal na magkakasamang tatlo. Nang ma-promote din sa trabaho ay kumuha siya ng hulugan na bahay na kagad naming nalipatan, Papa Dudut. Kaya dumagdag yon sa mga gastusin namin. Pareho kaming nagdoble kayod sa trabaho. Lumalaki na rin kasi talaga ang mga gastusin namin para kay Maricel. Pero ginawa ko ang lahat para maging responsable pa rin na ilaw ng tahanan. Bagay na hindi nasabayan ng asawa ko. Masyado siyang nag-focus sa trabaho niya na madalas ay dinadala niya hanggang sa bahay namin. Wala na nga siyang oras para kay Maricel. Madalas pang mainit ang ulo niya, Papa Dudut. Papa Dudut, sinubukan ko namang intindihin ang sitwasyon ng asawa kong si Joe. Nakita ko kasi na nahihirapan talaga siya sa bagong posisyon niya sa trabaho niya. Kaya lang ay masyado na talaga siyang nilalamon ng trabaho niya. Kahit 2 taon na siya noon na supervisor, lalo lang lumalala ang ugali niya na pagiging workaholic. Kaya naman mas lalo ring lumala ang pagtatalo naming mag-asawa. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nag-decide na kami ni Joe na maghiwalay na lamang.
Ang dahilan namin ay hindi lang ang tungkol sa pagiging workaholic niya. Mas dumami ang bagay na pinagtatalunan naming dalawa. Simpleng ulam lang sa lamesa ay nagsisigawan na kami. Makalimutan niya lang na magbayad ng bill ng tubig at kuryente ay galit na kagad ako sa kanya. Hindi ko lang nalabhan ang isusot niyang pantalon, nasisigawan na niya ako kaagad. Marami pa kaming bagay na hindi na pagkasunduan, Papa Dudut. At lahat yon ay maliit na bagay lang talaga na para bang kami na rin lang ang nagpapalaki ni Joe. Kaya naman humantong talaga sa paghihiwalay ang desisyon namin. Si Joe ang umalis sa bahay namin pero patuloy siya sa pagbibigay ng financial support para kay Maricel. Tinulungan naman ako ng parents ko na ipagpatuloy ang paghuhulog sa bahay na tinitirhan namin ni Maricel. At dahil matalinong bata, ang anak ko ay naiintindihan naman niya ang nangyayaring paghihiwalay namin ng daddy niya. Ayun nga lang ay habang tumatagal ay unti-unti rin siyang nahihirapan. Dahil lang kinalakhan niyang masayang pamilya ay bigla na lamang nawasak, Papa Dudut. Malapit na ang birthday mo anak, anong gusto mong regalo at ibibigay ko sa iyo? Nakangiting sabi ko kay Maricel. Talaga po, kahit ano pong hilingin ko ibibigay ninyo? Tanong naman niya. Oo naman, basta kaya kong bilhin, tugon ko. Hindi niya naman po kailangan gumastos ng regalo na gusto ko. Mami, yung gusto ko po sanang regalo sa birthday ko ay yung makapag-celebrate po ulit tayong tatlo ni Daddy nang magkakasama kagaya ng dati. Nung isang taon po kasi si Daddy ang kasama ko nung birthday niya sa apartment niya. Tapos nung birthday po natin, tayong dalawa na lang po ang magkasama dito sa bahay. Wika ni Maricel. Saglit akong natahimik at napabuntong hininga dahil sa sinabi niya. Maricel, naiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon natin ngayon. Pati na rin yung tungkol sa amin ng daddy mo. Wika ko. Opo mami, pero baka po pwedeng mapagbigyan niyo ako na makapag-celebrate ulit tayong tatlo nang magkakasama sa birthday natin. Yung sabay-sabay po tayong magbo-blow sa candle ng birthday cake natin. At yayakapin niyo po ako ng mahigpit pagkatapos noon. Pakiusap pa ng anak ko. Sa totoo lang anak eh, hindi kasi ako sigurado sa magiging schedule ng daddy mo. Baka hindi rin siya pwede sa araw mismo ng birthday natin, tugon ko. Ganun po ba? Miss ko na po kasi talaga yung pagsa-celebrate nating tatlo ng magkakasama. Miss ko na po yung mga oras na palagi tayong namamasyal. Kaya sana po ay mapagbigyan niyo ako sa hiling ko na ito. Kasi yun lang po talaga ang... Aray? Hindi na naituloy pa ni Maricel ang gustong sabihin dahil bigla siyang napahawak sa ulo niya. Sinabi niya na napakasakit daw ng ulo niya at hindi raw niya maintindihan ang sakit. Ikukuha ko na sana siya ng tubig kaya lang ay bigla na siyang nawala ng malay. Papa Dudut, sobrang nataranta talaga ako nang bigla na lamang mahimatay si Maricel. Naagad kong nasalo nang matumba siya mula sa kinakaupuan niya. Ilang beses ko pang tinapik-tapik ang pisngi niya pero hindi kaagad siya nagkaroon ng malay. Dahil wala naman akong kotse ay kaagad akong humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin para madala sa ospital ang anak ko at mabilis ding nakarating doon si Joe nang tawagan ko siya. Nung una'y sinabi ng doktor na anemic ang anak namin pero may mga test para o sila na kailangan gawin. At pagkalipas nga ng ilang araw ay napahagulhol na lamang ako nang malaman namin ang resulta ng mga test na yon. Mayroong stage 3 leukemia ang anak namin na si Maricel. Bago tayo magpatuloy ngayong araw na ito ay gusto ko lamang pong i-invite kayong lahat na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Napansin po ng inyong si Papa Dudut sa analytics ng YouTube na majority po ng mga nakikinig ay hindi pa nakasubscribe. Huwag niyo pong kalimutan at pindutin ang subscribe button. Sa ating pagpapatuloy, Papa Dudut, sinabi ko sa mga doktor na gawin nilang lahat para gumaling ang anak namin ni Joe. Kaya sinimula na kaagad ang mga therapy na kailangan para sa kanya. Pero mabilis na raw na kumakalat ang cancer cells sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Maricel
at doon na nga nagsimulang manghina ang anak namin. Nakita ko pa rin na pilit niya yung nilalabanan. Nakita ko rin na para bang nagkaroon siya ng lakas nang sabihin namin sa kanya ni Joe. Natuto pa rin namin ang birthday wish niya. Na mag-celebrate kaming tatlo ng birthday ng magkakasama. Pinakita at pinaramdam niya sa amin na parang wala siyang sakit, Papa Dudut. Happy birthday Maricel! Sabay na bati namin ni Joe kay Maricel pagkatapos naming hipa ng kandila na nasa may cake. Happy birthday din po Mommy and Daddy. Salamat po sa pagtubad ng birthday wish ko. Sobrang saya ko po na magkakasama ulit tayong tatlo ngayon, ang wika ni Maricel. Siyempre hindi namin pwedeng hindi to pa rin ang birthday wish mo. Nang nag-iisang baby namin, ang wika naman ni Joe. Maricel, islice mo na tong cake para makakain ka na rin, wika ko. Mommy, pwede po bang bukas na lang ako kumain ng cake? Ang sarap po kasi ng niluto ninyong carbonara, kaya naparami ang kain ko kanina. Nabusog po tuloy kaagad ako, nakangiting request ni Maricel. Sige, ayos lang anak. Itatabi ko na lang muna sa ref natin tong cake mo, tugon ko. Salamat po. Gusto ko na rin pong magpahinga kasi medyo inaantok na rin po ako. Paalam naman niya bago pumasok sa loob ng kwarto. Naiwan kami ni Joe na magkasamang nagliligpit ng mga kalat sa kusina. Baka pala hindi ako makasama sa chemotherapy ni Maricel sa Sabado ha. May meeting kasi ako sa isang malaking prospect namin na kliyente. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang meeting na yon sa mga agent ko kasi nga malaking tao yun. Wika pa ni Joe. Eh paano naman ang anak natin? Sa akin mo na lang ba talaga siya iaasa? Ay nako, bakit ba kailangan ko pang itanong yon? Eh kahit naman nung wala pang sakit si Maricel eh, ako na lang halos ang nag-aasikaso sa kanya. Naiinis na turan ko. Para namang sinabi mo naging walang kwenta kong tatay sa kanya? Kaya ko lang naman hindi mabitawan ang meeting na yon dahil malaking incentive ang makukuha ko doon at magagamit natin yon sa panggastos para sa therapy at gamot ni Maricel. Inis na rin, sabi pa ni Joe. Hindi mo kasi talaga naiintindihan ang point dito Joe. Hindi lang pera ang kailangan sa'yo ng anak natin. Presensya mo. Presensya mo bilang tatay niya. Matigas na sabi ko. Eto na naman tayo Manuela. Ako na naman ang masama at ikaw na naman ang dakilang nanay. Panunumbat niya. Mami, Daddy, nag-aaway na naman po ba kayo? Boses yun ni Maricel na nakatayo hindi kalayuan mula sa amin. Maricel? Anak? Hindi kami nag-aaway ng daddy mo. Tugon ko naman. Tama ang mami mo, nag-uusap lang kami. Dagdag pa ni Joe. Bakit po ba palagi na lang kayo nag-aaway? Dapat po ba? Hindi ko na lang hiniling na magkasama tayo ngayong birthday natin. Gusto ko lang naman po ng masayang birthday celebration. Gusto ko lang po na makasama kayong dalawa. Sobrang hirap po ba talagang ibigay yon sa akin? Sana po hindi nyo na lang pinilit na magkasama-sama tayo ngayon. Kung mag-aaway lang din po pala kayo ulit. Pag-iyak ng anak namin bago siya muling bumalik sa kwarto niya. Papa Dudot, ilang minuto ring nagkulong si Maricel sa kwarto niya at umiyak bago niya kami pinagbuksan ni Joe ng pintuan. Pareho naman kami nagsorry sa kanya ni Joe at alam kasi namin na nasira namin ang dapat sana ay masayang birthday celebration naming tatlo. Nangako kami sa kanya na mamamasyal kami kinabukasan at hindi na muli pang mag-aaway. Dahil talaga mabait na bata si Maricel ay tinanggap naman niya ang sorry namin, basta raw tutuparin namin ang pangako naming pamamasyal kinabukasan. Hindi ko na rin talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa amin ni Joe ang mag-away at magsigawa ng mga panahong yon. Papa Dudut, magsisimula sa simpleng pagtatalo na mauuwi sa walang katapusan na sumbatan. Para bang hindi na kami pwedeng magsama ng matagal sa iisang lugar nang hindi kami nagsisigawan. Kahit may usapan kami ng araw na yon, naiiwasan naming magtalo ay nauwi pa rin sa sumbatan ang lahat sa aming dalawa. Mali yata talaga ako nang akala noong umpisa. Hindi talaga kami compatible ni Joe at hindi rin kami ang para sa isa't isa, Papa Dudut.
Papa Dudot, nagpatuloy ang pamamasyal naming tatlo ni Joe at Maricel. At ng araw na yun ay tinupad namin ni Joe ang pangako namin na hindi kami mag-aaway. Hindi na lamang kami masyadong nagkikibuan para maiwasan namin na magtalo dahil ultimo sa kung saan kami kakain at mamamasyal ay muntik pa naming pag-awayan. Kung hindi pa nga nagsuggest si Maricel na mga gusto niyang puntahan, hindi kami mahihinto ni Joe sa nag-uumpisa naming pagtatalo. Pero sa buong araw na magkakasama kami ay nakita ko na nag-enjoy si Maricel at kung gaano siya kasaya. Naramdaman ko na sobrang na-miss niya talaga ang pamamasyal naming tatlo sa mga paborito niyang lugar at kainan. Papadudot, natuloy ang mga therapy ni Maricel at nakita ko kung paano siya naging matapang na labanan ang sakit na meron siya kahit gaano siya nasaktan sa mga tinuturok sa kanyang gamot. Pinipigilan niya ang sarili niya na maiyak. Palagi rin siyang nakangiti kahit nanghihina siya pagkatapos ng therapy. At yung pagiging matatag at matapang ng anak ko ay sinabayan ko ng araw-araw na pagdarasal sa Poong May Kapal na sana'y malampasan namin ang napakalaking pagsubok na yon. Na sana'y ibigay na lamang niya sa amin ni Maricel. Na sana'y pagalingin niya ang anak ko. Na sana'y makasama pa namin siya ng mas mahaba pang panahon. Kaya lang ay bigo ako, Papa Dudot, dahil pagkalipas ng halos isang taon ay sinabi ng doktor na umakyat na sa stage 4 ang cancer ni Maricel at binigyan na rin ng taning ang buhay niya. Hindi ko yon natanggap at patuloy akong nananalig noon na gagaling ang anak ko, na magkakaroon ng himala at sasabihin ng doktor na wala ng cancer ang anak ko, Papa Dudot. Mommy, pwede po ba akong mag-request sa inyo? Tanong ni Maricel. Nakahiga siya noon sa kama niya sa loob ng kwarto sa isang ospital. Payat na siya, namumutla ang mga labi at balat. Pero may sigla pa rin ang kanyang mga ngiti at mata. Ano yun? Ibibigay ko kahit ano pa yan, basta para sa pinakamamahal kong anak. Tanong ko. Mami, alam ko pong mahirap pero sana po kapag nawala na ako ay huwag po kayong masyadong iiyak. Tugon pa ni Maricel. Bakit po ba sinasabi yan? Alam mo naman na hindi yan mangyayari, hindi ba? Gagaling ka. Maricel, mabait kang bata at malakas. Kaya mawawala rin ang sakit mo. Yun ang isipin mo, okay? Wika ko. Gumaling man po ako o hindi, gusto ko po na palagi kayo nakangiti. Pwede niyo po bang gawin yon para sa akin? Pakiusap pa niya. Siyempre naman, gagawin ko yon para sa iyo. Sa oras na ngingiti itong mga labi ko, ibig sabihin nun na ikaw ang nasa isipan ko, anak. Kaya magpalakas ka palalo ha, para palaging umiti si Mami. Maricel, 2 buwan na lang at birthday na natin. Magse-celebrate pa tayo, hindi ba? Tayong tatlo lang, daddy mo sa bahay natin at promise, gagawin naming pinakamasayang birthday celebration natin to. Tugon ko. Okay lang naman po kahit na hindi tayo mag-celebrate eh. Ang mahalaga lang naman po sa akin na yung magkakasama tayo ni Daddy. Mami, sorry po kung nagagalit ako sa inyo ni Daddy kapag nag-aaway kayo ha. Sorry po kung naging pasaway akong anak sa inyo. Naiiyak na sabi ng anak ko. Dahilan yon para maiyak na rin ako. Hindi mo kailangang mag-sorry kasi naging napakabait mong anak sa amin ang Daddy mo. Ang sabi ko naman sa kanya. Kayo rin po ni Daddy, naging napakabait niyo po sa akin. Kaya paulit-ulit po ako nagpapasalamat na kayo ang ibinigay sa akin ni Lord. Mami, gusto ko na po ulit matulog. Ang wika pa ni Maricel. Iniayos ko na siya ng higa bago ako lumabas ng kwarto. Hindi ko na kasi mapigilan ang mga luha ko. At doon ay tuluyan ako naiyak talaga. Manuela, bakit ka umiiyak? Tanong ni Joe nang makita niya ko. Si Maricel kasi parang nagpapaalam na siya sa akin kanina. Tugon ko habang nagpupunas ng luha. Malakas pa ang anak natin. Alam ko na makakasama pa natin siya ng mas matagal. Pagpapalakas ni Joe ng loob ko. Joe, hindi ko kayang mawala ang anak natin. Hindi ko kayang mawala si Maricel sa akin. Hindi ko kaya.
tuluyan ko nang pag-iyak sa kanya. Magpakatatag ka lang, Manuela. Kailangan nating kayanin to lalo na ngayon. Hindi tayong pwedeng makita ni Maricel na pinanghihinaan ng loob. Kailangan niya tayong dalawa ngayon, kaya please. Alam ko na mahirap pero kailangan nating tatagan ang loob natin para kay Maricel. Wika pa ni Joe. Papadudot, pakiramdam ko noon ay pinaparusahan kami ni Joe ng puong may kapal. Dahil pareho kaming hindi naging mabuting asawa sa isa't isa. Hindi namin natupad ang pangakong binitawan namin sa harap ng altar. At hindi namin nagampanan ang maayos ang tungkulin namin bilang isang magulang kay Maricel. Kaya bilang kaparusahan ay tinakda niya na kunin ang maaga ang anak namin. Alam ko na mali ang bagay na tumatakbo noon sa isipan ko pero hindi ko yon mapigilan talaga. Ang naisip ko rin noon, Papa Dudot, ay bakit naman kailangan na si Maricel pa ang makaranas ng ganong klase ng sakit? Bakit kailangan na siya ang magkaroon ng malubhang karamdaman? Bakit hindi na lamang ako? Kasi handa naman akong akuin ang lahat. Huwag lamang masaktan ang anak namin ni Joe. Mas mababawasan siguro ang kirot na nararamdaman ko noon kung sakaling hindi ko nakikitang naghihirap ang anak ko. Kaya lang ay hindi sa akin binigay ang sakit na yon. Hindi ako yung tinaningan ng doktor na mawawala na sa mundong ito. Kung kaya ko lamang akuin ang sakit na kanyang nararamdaman ay nagawa ko na. Bilang isang magulang, yon ang kahilingan na gusto kong mangyari. Ang ako na lamang ang mahirapan ng mga panahong yon, Papa Dudot. Alam ko na maraming mga nakikinig ngayon na nakaka-relate sa sinasabi ko. Bilang isang magulang ay nanaisin mo na sa'yo na lamang mapunta ang sakit at paghihirap, huwag lamang maranasan ang iyong anak. Hanggang sa dumating nga ang araw na kinakatakutan ko, ang pagpanaw ni Maricel, isang buwan bago ang susunod naming birthday. Sobrang sakit noon kasi umasa pa ako na muli kaming magkakasama sa araw ng birthday namin. Nangako ako sa kanya na isang napakasayang birthday celebration ang mangyayari. Magluluto ako ng paborito niyang pagkain, bibigyan ko siya ng maraming regalo at ihipan namin ng sabay ang kandila sa paborito niyang birthday cake. Isang pangako yon na tinupad ko pa rin. Kahit ako na lang ang mag-isa sa bahay. Pero hindi ko inaasahan na darating noon si Joe sa bahay na may dalang pagkain. Ayaw ko na sana siyang papasukin pero nakiusap siya na mag-celebrate kami ng magkakasama ng birthday ng anak namin. Anong ginagawa mo? Hindi mo na kailangan gawin yan, Joe. Wika ko nang makita kong sinisindihan ni Joe ang kandila na nasa cake. Hindi kumpleto ang birthday celebration na to kung hindi natin sabay nahihipan ang kandila na to na nandito sa ibabaw ng cake. Tugon niya. Pero wala na nga si Maricel. Hindi mo talaga naiintindihan? Wala nang dahilan para sindihan mo pa ang kandila na yan dahil wala na rin ang anak ko para hipan yan, Joe. Anak natin, Manuela. Pareho nating anak si Maricel kaya pareho tayong nawalan dito. Huwag mo naman sanang sulohin ang sakit. Ako naman kasi talaga yung may kasalanan eh. Dapat nung una pa lang ay napansin ko na kagad yung pagiging matamlay at napansin ko na kagad na nagiging sakitin na siya. Nakala ko'y normal lang para sa edad niya. Dapat nakita ko kaagad yung mga pasa sa katawan niya. Dapat hindi ko siya pinabayaan at kung ginawa ko lang yung tungkulin ko bilang nanay niya, siguro hindi siya nawala sa atin. Kaya kasalanan ko to, Joe. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. Paninisi ko sa sarili ko. May kasalanan din ako. Kasi nawala na ako ng oras para sa inyong dalawa. Alam ko naman, Manuela, na ako talaga ang punot dulo kung bakit tayo naghiwalay. Dahil hinayaan ko na sirain ang trabaho ko ang pamilya natin. Nagpalamon ako sa karir at pera ko. Pero kahit na ano palang pagsusumikap ang gawin ko sa trabaho, hindi rin noon maibibigay ang totoong kaligayahan ko. Kasi hindi nailigtas ng perang pinagpaguran ko ang buhay ng anak natin. Naluluha ng sabi pa ni Joe. Natahimik na ako noon habang pinagmamasdan siya. Kita ko sa mukha niya ang paghihirap niya lalo na ang pagsisising nararamdaman niya. Hindi ko lang pinapakita pero palagi kong sinisisi ang sarili ko.
Tama ka naman eh. Napakagago ko kasi wala nang ibang naging importante sa akin kung hindi ang trabaho ko. Manuela, I'm sorry. Sorry kung hindi ko nagampanan ang papel ko sa pamilya na ito. Sorry kung napabayaan ko kayo ng anak natin. Pero please, hayaan mo akong bumawi sa iyo. Hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Hindi pa huli para muli nating maayos ang lahat ng gusto't natin. At alam ko na ito rin ang gusto ni Maricel na mangyari. Ang magkaayos tayo at ang pamilya na ito, dagdag pa ni Joe. Hindi ko alam, ewan ko sa iyo. Masyado pang magulo ang lahat para sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko kasi alam kung paano mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na si Manuela sa buhay ko. Joe, alam mo naman na sa kanya na umiikot ang mundo ko. At ngayon na wala na siya, hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng dahilan ng sarili ko para magpatuloy sa buhay na ito. Basta ang alam ko lang ay sobrang sakit dito. Ang sakit-sakit kasi kahit kailan ay hindi ko na makikita at mayayaka pa ang anak natin. Tugon ko kasunod ang muling pagluha ng mga mata ko. Papa Dudot, hindi ko talaga alam kung paano muling magsisimula nang hindi nakasama ang anak kong si Maricel. Sa lumipas na halos 12 taon sa kanya ko na pinaikot ang mundo ko. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Kaya hirap na hirap ako na patakbuhin ang oras ko nang wala na siya sa buhay ko at sa bahay. Halos hindi ko na rin natututukan pa ang online business ko. Madalas ding nasa bahay ang mga magulang ko pero tinataboy ko lamang sila at sinasabi ko na kaya ko ang sarili ko. Sila ang tumutulong sa akin noon para sa mga bayaring ko na napabayaan ko na. Pinayuhan din nila ako na mas mabuti raw kung ibenta ko na lamang ang bahay na tinitirhan ko para mabilis ako makapag-move on, bagay na hindi ko sinang-ayunan. Dahil nasa bahay na yon ang ilan sa mga pinakamagagandang alaala namin na magkasama ng anak ko. Gabi-gabi at araw-araw akong umiiyak sa iba't ibang sulok ng bahay namin, Papa Dudot. Nandun ako palagi sa kwarto ni Maricel at madalas na tinititigan ang mga gamit niya, pati na ang mga drawings niya. Minsan din ay niyayakap ko ang mga damit niya o kaya naman ang unan niya sa kama. At kapag naaamoy ko siya o kaya ay umiihip ang malamig na hangin, nararamdaman ko na parang nandun lamang siya at nakayakap sa akin. Hirap na hirap talaga ako magsimula ulit, Papa Dudot. Hirap akong makita ang bukas nang hindi ko siya kasama. Sa anak kong si Maricel, tumakbo ang oras ko at umikot ang mundo ko. Paano pa ako magpapatuloy kung pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako. Isang linggo ang lumipas nang sinimulan akong dalaw-dalawin sa bahay ni Joe, Papa Dudot. Nung una'y tinataboy ko pa siya at sinasabi ko sa kanya na hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Wala akong ibang kailangan sa buhay ko kung hindi ang anak ko lamang. Umalis din siya sa bahay pero muling bumabalik. Paulit-ulit ko siyang tinataboy pero hindi niya ako sinukuan. Sinabi niya na palagi lamang siyang nandyan para sa akin. Sila na mga taong nagmamahal sa akin. Sinabi niya rin na kailangan kong magpakatatag hindi lamang para sa sarili ko, kung hindi para na rin kay Maricel. Sigurado raw siya na nalulungkot ang anak namin kasi nakikita niya akong patuloy na nahihirapan sa pagkawala niya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak sa kanya. Tama naman kasi si Joe sa lahat ng sinabi niya. Mas lalo ko lamang pinapahirapan ang anak namin na si Maricel kung patuloy akong magkukulong sa kalungkutan. Papa Dudot, naiintindihan ko ang gustong sabihin ng aking asawa. Ngunit ang pasya ko sa ngayon ay ang manatiling mapag-isa. Nais ko munang alalahanin ang lahat ng alaala ko kasama ng yumao kong anak. At ayaw ko munang magpasok ng ibang tao sa buhay ko. Hayaan nilang magdalamhati ako sa nararamdaman kong kalungkutan. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ba ang dapat kong maging desisyon sa buhay ko? Bibigyan ko ba ng isa pang pagkakataon ang asawa ko na maging kami sa panahon na nangungulila pa ako sa aking anak? Respectfully yours, Manuela. Kapag dumadaan tayo sa mga mabibigat
na pangyayari sa buhay. Madalas na nakwe-question natin ang mga plano ng Diyos para sa atin. Pero sa uli, marirealize natin na lahat ng iyon ay totoong may dahilan. Kagaya na lamang na nangyari sa letter sender natin na si Manuela. Alam mo, Manuela, hindi naman talaga gusto ng Panginoon na masaktan tayo o mawalan tayo ng mahal sa buhay. Sadyang may sarili lamang siyang plano kung paano pupunan, kung ano ang nawala sa atin na naging dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Totoo kasi yung naririnig natin na kapag may kinuha ang Panginoon sa atin, may ibibigay siya na kapalit. Mga ka-online, lahat ng lumalabong relasyon ay pwede pang maayos, lalo na kung ito ay madadaan sa mahinahon na pag-uusap. Magbibigayan kayo ng respeto at pagmamahalan dapat sa isa't isa. Subukan din ninyong gawing sentro ang Panginoon para mas lalo niyang gabayan ang relasyon ninyong dalawa. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa papadudod stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa papadudod stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.